spirit. Amen. The Lord be with you. And in your spirit. Having the name of God's Father, we confess and thank us as the Lord for pardon and strength. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty Heavenly God, Lord, please to shine forth with new light through the coming of your only begotten Son. God, we pray that just as he was pleased to share your bodily form through the childbearing of the Virgin Mary, so we too may one day marry to become companions in his kingdom of grace, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the first letter of John. Who then is conqueror of the world? The one who believes that Jesus is the Son of God. Jesus Christ it is who came through water and blood, not in water alone, but in water and in blood. It is the Spirit who testifies to this, and the Spirit is truth. Thus there are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and these three are one account. Do we not accept human testimony? The testimony of God is much greater. It is the testimony of God as given on his own Son's behalf. Whoever believes in the sons of God possesses the testimony within his heart. Whoever does not believe God has made God a liar by refusing to believe in the testimony he has given on his own son's behalf. The testimony is this: God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever possesses the Son possesses life. Whoever does not possess the Son of God does not possess life. I have written this to you to make you realize that you possess eternal life, you who believe in the name of the Son of God. The Word of the Lord. God. Lord, raise the light in his seat.
is ours,
Anyone who sees his brother sinning, if the sin is not deadly, should petition God, and thus life will be given to the sinner. This is only for those whose sin is not deadly. The results of him as deadly sin. I do not say that one should pray about that. True, all wrongdoing is sin, but not all sin is still deadly. We know that no one begotten of God commits sins. Rather, God protects the one begotten by him, and so the evil one cannot touch him. We know that we belong to God, while the world is under the evil one. We know, too, that the Son of God has come and has given us discernment to recognize the one who is true. And we are in the one who is true. For we are in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. My little children, be on your guard against idols. So, kaya ako binasa po muli sa inyo sapagkat gawa po noong lalang-lalang po noong masimula. We have this confidence in God that He hears us whatever we ask for anything. Ano ba daw hilingin natin? According to His will. According to His will. Sabi nga, di tamang-tama po sa ating Ebanghelyo kasi yung ating Ebanghelyo ay the wedding at Cana. Kasi pag pinag-usapan natin, we ask for anything according to His will. No? He hears. Pinakikinggan niya. And the classic example is the wedding at Cana. Sabi nga ng iba, bakit sila naupusan ng alak? Yung biro ng iba kasi nandun daw si Jesus sa kanyang mga alaga. Ilabing dalawa kaagad yun. Kaya nang baka raw naupusan sila ng alak, ay gawa ng baka hindi sila unang kasabi sa dami. Hey, well, yun ang sabi nila. Pero most probably, ay talagang kulang sila sa alak. Kasi kapag pinag-usapan natin yung kasalan, talagang bahagi sa kanila na doon din may alam. Bahagi mo yun sa pagkilos ng kultura ng mga Hudyo, sa mga kasiyahan nila. There is always one. Dali po yung ginamit ni Jesus sa baraw ng pagdiriwang ng Misa ay alam. Alam din. Bahagi yun ng pagkilos. At sabi nga po ay sa mga lugar. Kami rin po, nung kami po ay nagpunta sa Jerusalem, ay pinuntahan din po namin yung Cana. At kalimitan sa mga nagpupunta sa Jerusalem, sa Holy Land, yung po mga magpupunta ng Cana ng mga mag-asawa, they renew the wedding vows. Kahit hindi yun ang kanilang anibersaryo, they renew the wedding vows. Nagkataon po yung aming guide at yung aming may-ari din mo sa kinuha na pagiging na sa tour ay anniversary nila ng kanilang kasal. So, bagaman pareho silang tour guide, the same time ni Ari noong ATC, ay kalimitan hindi sila sabay-sabay ang pumunta. Sabi ba nga ay
Kasi ano kami, marami kami. 63 kami, no? Kasama ko mismo, no? Ay so pa doon sa lugar na yun na nagbisa, yun yung pinakamarami na pari na ever recorded, kasi mayroon silang libro, kasi at yung bawat misa may oras, kasi may susunod yung mga duties. Maliit na ako, no? Mas malaki na ang ating pamparokyang simbahan doon sa The Church of Dana. Malaki pa po ito. Nakakaliit. Maliit pong simbahan doon. No? Para po mga parish churches natin itong mga kalibas. Pero yung simbahan sa Dana, napakaliit. Siguro po ito lang. One fourth lamang. No? Na bahagi yun ng ating simbahan. Pagkataon ako sa ay, well, hindi ko lang malaman kasi yung so far, yung video ko po noong Holy Land, yung nakukunan ko ay uploaded na ako. No? So, nakikita niyo po doon. At bahagi mo ng pag-iwis na kung saan ay ipinamamanin si yung kasalan sa kama na ipinamanin ko. Sabi nga po natin ngayon, the first miracle of Jesus. Kasi bakit? Anong sabi niya? Hindi ko pa oras. It is not yet my time. Pero sabi niya, sabi ako sa pasimula ng ating unang pagbasa, we have this confidence in God that He heals us whenever He asks for anything according to His will. Hindi lang sa pagkat mother niya ang nag-request. Although, sabi na natin, ay ang mama si Mama Mary ay binibigyan ng kung tawagin na po natin ay parang ini-impose, pinalalaki para makita natin yung kahulugan ng salita. Pero ito yung kaganapan na pinahayag po ng ating unang pagbasa na hindi lamang sa pagkat malakas si Maria, kumaan niya sila ang ilalay. But because of that, according to the first letter of John, we have this confidence in God that He heals us whenever we ask for anything according to His will. Kaya, maliwanag ito kay Maria. Maliwanag ito kay Maria. Na hindi ipagkakain ng Diyos ang kaligayahan para sa pag-asama ni Kapag-Josip po ay not directly to them, no? Pero siyempre ay bahagi rin, di ba? Kung isang kapag tayo ay umaatin ng kasalan, kapag sinabi na palis ang pagkain, di ba? Hindi lamang yung kasalan ang pangit, kundi yung pamilya ay kawawa, sapagkat the family will be remembered na nung sila'y kinasal, panis ang pagkain o panis ang kain. So panahon na Jesus, yun ang ulam ng anak. Sa atin, siguro sa atin, walang pwede kasi anak lang yun. No. Para po sa pag-asirita, napakahalaga yun. Napakahalaga yun. Kasi halaga, na sinasabi natin na nagbulat ang pagkain. Kasi bahagi yun ng kanilang pagdiriwa ng kanilang kasiyahan. Particular
sa kasalanan. Kaya bahagi ng krusyal ay ipinamali ni Maria na tulungan sila. At doon po sa yung simbahan ay sabi na balita lang ko yung simbahan, pero yung ilalim noon, nandun yung parang museum, yung original na structure noong lugar na pinag-imalaan ni Jesus. Pinakita po sa atin yung sample na jar. Akala natin yung jar ay parang ganun lang. Kasi laki mo ng tao. Ganito. Talaki. Pagkabal yung binahagi po dito ay kasi yung jar nila is not made of clay. Pero made of cement. Bahagi yun na nagpunan nilang semento. So hindi po clay, kaya makapal. Hindi po yun dadadala. So yun ang kanilang kaya sinasalupad at nilalagyan ng tubig. Yun ang pangkin mo dyan. Pagkabal po yung nakalagay dito ay sa ating gospel ay ilang karo nakalagay dito. Ang sabi po dito ay Fifteen to twenty-five gallons. Tama po, 15 to 25 gallons. Na pwedeng ilagay na tubig. Yung isang drum, ilang gallon pa isang drum. Walang kata, parang 20 gallons po ata ang isang drum. Pero ganun kalaki. Kasi nga, medyo makapal, gawa ng semento. So, bahagi yung nakusahan ay ang balawang ang priority ulit, mas masarap pa na alam. Sabi natin ito, ang unang ibinibig, lalala natin kapag muna nang sa inuman, ang unang ibinibig ay yung pinakamasarap na alam. Yung uli, kasi siyempre nakainom na, medyo tipsy na. Kaya kahit na yung susunod na alam ay hindi na kasi sarap na muna. Okay lang kasi sabi na yun, lasing na or tipsy na. Hindi na masyadong maintindihan kung masarap pa o hindi. Pero dito, sinabi na ay bakit ang mas masarap ang pinahuli. Kasi nga, gawa ni Jesus. Doon po, sa Kana, Galilea, marami nagbebenta ng wine. Pero kahit ng isang pari, walang bumili ng wine. Bakit? Kasi sinasabi na yung Kana, hindi talaga gawaan ng wine. Yung talagang masarap na wine ay wala na. Bakit? Yun lang yung wine na ginawa ni Jesus. Hindi talaga gawaan ng wine ang Kana. Nakalimutan ko po yung lugar na talagang gawaan ng wine. Inaanan namin. May andun po kalimitan ng winery. So, yung Gethsemane, ibig ko sabihin kasi ng Gethsemane, yun ay kung tutuusin po, yun ay gawaan ng wine sa Gethsemane kung tutuusin. No? Kasi yun ang ibig sabihin, house of pisaan yun. Yung salita ng Gethsemane, ibig sabihin, yun ay mga pisaan na mga kubas.
Lupa. May gawa lang. Kaya may tanong kasi kung saan may utasan. Nandun din yung kanilang isahan. So, kung pwede po yung deser pa niya, no? Ay, yun ay pisaan ng mga ubas. At yung pisaan ng ubas is an open space. Open space po yun. Pero alam mo, minsan ay nakalis mo ito, bakit sa akin mo, dito po, sa Revenant kayo, ay patuloy na makita po natin, katulad po na yung pinahayag sa ito ng pagbasa. We have this confidence in God that He hears us whenever He asks for anything according to His will. Humihingi tayo, pero ito, according to God's will. Yung kasi yung famous kay Maria, anak ko saan ay bahagi rin ang ating pinapanalangin. Sundin na loob ko dito sa lupa para nang isa. Nahingi tayo. Pero sa pananais na ito, hinihingi na wala ko tayo sa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ayon sa kalooban ng Diyos. Nahingi tayo, pero hindi sa kalooban natin. Ngunit sa ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi na natin kung isa nang nahihili tayo ng kagalingan. Pero pag natin kalimutan na ito ay hinihili natin according to God's will. Katulad ng mulang patay ay nagbibigyan natin ng pansin. No? Lalo-lalo na ako ngayon taon na ito, Year of the Paris, sa mensahe. Ayan na balik-balikan natin yung mensahe ni Archbishop of De Villegas noong pong January 1 na tumutukoy doon sa tinuaw kasi ni Archbishop of De Villegas yung mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima na tumutukoy sa tatlong mahalagang bagay. Una, yung tatlong panalangin. Pangalawa ay yung araw-araw ng pagpatak ng komunyon. Pangatlo ay yung pagbabayad puli sa mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ng kawagawa. Balikan uli natin yung una. Kasi yung una yun ay bahagi yun ang usahan ay yung tatlong uli ng pangalanan. Ano yung tatlong uli ng pangalanan? Hindi kasama rito yung Thanksgiving. Anong kasama rito? Paghihi ng tulong. Ano pa yung pangalawa? Paghihi ng kapatawaran. Ano yung pangatlo? Yung asking for forgiveness. Paghihi ng tulong. At yung isa ay hindi pagkapasalamat, no? Patingin, ano ba yung hinihingi dito? Hindi nawala sa isip ko. Patingin ng tulong, patingin ng kapatawaran, ano ba yung limang huli na paralangin? No? May Thanksgiving tayo, pero hindi kasama yun. Meron tayong praising, hindi kasama yun. Meron tayong paghihingan ng tulong, paghihingan ng pagpapatawa ng isa pa. Yung acts, ano ba yung acts? Ano yung lay? Adoration. Ha? Alam? Ano pa? Ano yun?
Half of a million. Okay, yung tatlo, so pwedeng pag-iusapan natin yung tatlo ay paghingi ng tawag, paghingi ng pangailangan, at saka yung isa ay hindi ko nakalimutan po natin yung sa Christ ko po later on ibabalik ko kasi baka magkamali ako ng term ng pagkamit. No? Nakalagay po doon sa sulat yun na ni Socrates de Vegas. Nakalimutan ko lang po yung term. Pero yung punta po yun ay tumutukoy higit sa lahat sa pagpapahayag na ito ay hinihiling sa harapan po ni Kapag. Ito ay sang-ayon kung ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga kahilingan. Pero yung ating hinihiling ngayon ay katulad po na ipinahayag sa ating sa unang pagbasa. Ayun, always in connection with the will of God sa ayon sa kalooban ng Diyos. Limbawa po, humingi tayo ng kagalingan. Panginoon, pagalingin mo yung aking sakit. Pero dapat palagi natin isa-isip na sa ayon sa kalooban ng Diyos. So, pagdating mo ba yung aking sakit, dapat maging maliwanag sa akin ang sa kalooban mo. Pero kung hindi pinagaling mo aking sakit, ito na kailangan tanggapin natin. Kasi bakit? Baka hindi yung kalooban ng Diyos eh. Hindi yung kalooban ng Diyos na tupalang tayo sa ating karamdaman. Maaari na hindi yun ang kalooban ng Diyos. Maaari naman sa pagpapagaling namin sa mga may sakit, maaari nyo din ang kalooban natin. Kapag naman sabihin natin na yung kapag umalina mo sa sakit, eh, baka hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kasi na, baka nga halimbawa na gawa ng sakit mo yan, ay baka lalo mo mapalapit sa Diyos. Baka kasi kung ikaw mo sa pagpapagitan ng sakit mo yan, ay kapag ka pinagaling, baka lalo mong iimabang, baka lalo mong napalayo sa Diyos, na baka bahagi yung mga pag-iwas, baka lang, no? Pero ano yung may sabihin ng pagbabasiya? Sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kung yung hinihiling natin ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa atin. Yun po yung ipinamanin po natin doon sa sulat ni Psalm 1. We have this confidence in God that He heals us whenever we ask for anything according to His will. Dito sa Luhin at Tara, sa indicator na yun, nung sinabi ni Maria natin, gawin ninyo ang lahat ng kanyang pagkagawa. Yun yung indicator natin yung sabi ni Maria. Do whatever He tells you. So, bagaman gusto ni Maria na sila ay huwag mawala ng alam, nakapasok pa rin yung salin sa gusto ni Jesus. Do whatever He tells you. Ito kung walang sinabi si Jesus. Kung sinabi mo ang ginawa ng Jesus na tumahimik lang siya. Kasi yun ang instruction niya ngayon ni Mary. Do whatever He tells you. No? And ang katawan niya naman, yung kagustuhan na Jesus ay kumuha sila ng tubig. Kaya, yun ang bahagi mo na ipinahayag ni Maria na do whatever He tells you.
Tayo ba ginagawa natin ang lahat ng sinasabi sa atin ni Jesus? Do whatever He tells you. Asana po maging maluwalag mo ako sa ating mga kaibigan. Lalang-lalang ako sa ating uri ng panalangin. Sabi mo nga, lalang-lalang na ngayong panahon na ito sa 100 taon ng pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na dirin ng Fatima ay tunay na matularan natin si Maria na sa ating kahilingan ay nawa yung aming kahilingan ay tumutugol hindi lamang sa kailangan natin ngunit na itutugol na nawa na makita natin na ito pa ang kalooban ng Diyos. Madaling sabihin yung salita, ang inihiling ko ay sumasakalan sa kalooban ng Diyos. Pero mahirap. Mahirap po. Alimbawa, kung sakali mo sinabi na yung kaibigan natin, yung kaibigan natin na kasi na bumalik ako sa aking sakit, ikong sinabi ng Diyos na hindi ka pala galingin sa iyong sakit. Matatanggap kaya natin ito na ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya, maliwanag po sa pagkilos na ipinamamanin ko sa atin ni Maria. Sana po maging bahagi nito ng ating kalinangan. Do whatever He tells you. May pinasasabi ko sa inyong Diyos. Ginagawa mo ba kung alin ang kanyang pinasasabi?
Pray, brethren, for our sacrifice to be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. Almighty ever-living God, who brought your only begotten Son and made us your creation for yourself, grant, we pray, that by your grace you may be found in the likeness of Him, in whom our nature is united to you, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, the Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. For on the feast of this all-filled mystery, though invisible in His own divine nature, He has appeared visibly in ours and begotten before all ages. He has begun to exist in time, so that raising up in Himself all that was cast down, He might restore unity of all creation and call straight humanity back to the heavenly kingdom. And so, with all the angels we praise you, as in joyful celebration, we acclaim you.